I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Pagpatay ako ng kriminal, ang nanasaktan yung kriminal lang. Mamili kayo, killer ng kriminal o yung magnanakaw sa kaban. Would you not say that I'm saving lives in this process of doing it? Just follow the law and if the policy is there. So, unahin mo muna ang Diyos. It's always destiny and destiny is God. I am a Filipino. I love the Philippines because it's the land of my birth. It is the home of my people. I can only assure them that it will really be a clean government. Gawain ko ang lahat. But first of all, I have to establish order. I would assure you that I will make our economic policies and laws simple, believable, and protect the investments that would come in. Ang inyong pakinggan yung mura ko. Kasi yung mura ko, galit ako. Galit ako para sa inyo. I will do it even if I lose my life, my honor, and even the presidency. Istorya ko ninyo. I think God was somewhere else. When the typhoon hit, puro patay na asdalan, hantod karon. Mga tao, wala elektrisidad, wala pagkaon, wala tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao katanaon na sa langit. I really do not know. The president had been there. Marowas was there. I would suggest that any suggestion lang. Baka abot doon, I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako nag-ano, pero as a Filipino, I have to say something. Eh, ang mga patay na sa dalan. I said, I do not mean to be, God must have been somewhere else. Or he forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Thank you.
Galit ako tumako, galit ako sa gobyerno. As a Filipino, nasasaktan ako. Filipino ako. Ito lang ang bayan ko. Wala akong mga kapatid na Pilipino, kundi kayo. At ang droga, it's flooding the country. Ngayon, pag ako ang na-presidente, hindi ko kayo pinapatawa at hindi ako nagtatawa. Pagdating ko, sabihin ko sa militar, pati police, itong order ko, hanapin ninyo sila, patayin ninyo, period. Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. So hintuan ninyo droga, kriminalidad, korupsyon. Ang sunod kong gawin, pag naupo na pag-upo ako, I will propose to Congress, or if it can done by a decree, 20,000 below or 25, wala ng buwis. Inyo na lahat yung pera. Ang pinakamalakas na ibigay ko sa budget, ang pinaka number one ko, edukasyon. Tapos, agrikultura. Tapos, health services. Huwag ninyong pakinggan yung mura ko. Kasi yung mura ko, galit ako. Kanino ako galit? Galit ako para sa inyo. Hindi naman yung para sa akin. I will not allow myself na pahiya ako. Corruption, drug, nilagyan ko ng 3 to 6 months. I have promised you something. At if you know me, I will really do it. Pikon ako ng pagkatao. Kapag sinabi ko, huwag ninyong gawin yan. Huwag ninyong gawin. Pag sinabi ko, gawin ko yan, maasahan niyo. I said, itong presidency, makinig kayo mabuti ha, sa sarana ako. I will do it, even if makaposta ko, if even if I lose my life, my honor, and even the presidency, gagawain ko yung pinangako ko. Maraming salamat po. Thank you.